So ayan mga pangga, welcome back sa YouTube channel Jonathan Santing J. Welcome to Jonathan Santing J. Travel, lifestyle. Jonathan Santing J, travel and lifestyle vlog. So mga pangga, recap muna tayo. So yun ang nabili kong bahay at lupa noong nakaraan. So 232 square meters po yan. At ginawa ko po is nagpagawa muna ako ng tindahan para may source of income kami bago yung bahay. Kasi may space pa naman, malaki din ang space. So ayan po yung itsura ng aking tindahan. At yan po yung sa katabi niya is ang barbecuehan. So yan muna inuna ko para may business kami. At ngayon is ready na ka po kami. So ang sa loob niya naman ang inuna ko. Diba? Mas maganda pa nga na kasi ako is business minded kasi ako, dapat bahay unahin ko, pero nagbagong isip ko. So maganda yung plano ko kasi nga dapat inuna ko yung source of income namin kasi para kahit pa paano may papagkukunan kami. May mapagkukunan kaming pang-araw-araw. So pang-last ko muna yung bahay na ipapa-renovate ko. So napakaganda pa nga kasi nga nasa front yung yung aming maliit na negosyo. Malaking tulong po pang araw-araw, lalo na sa mga sa mga kaanak ko na medyo marami-rami yung mga adopted ko, marami-rami kasapi ko sa bahay. Kaya ayan, so tulong-tulong sila pa nga. Sabi ko magtulungan tayo para madaling matapos yung kami lang bahala ang gagawa ng mga kung ano iutos namin. So ayun pangga, yun ang pinapaaral ko yan. Tapos yun ang pamangkin ko. So gumagawa sila ng pundasyon ng bahay kasi actually hindi pa fully giniba yung bahay kasi nga para daw hindi mainit paggawa. Ang ginawa nila is inuna muna namin mapamangkin ko yung pundasyon kasi there are supposedly 16 ka pundasyon, tapos ngayon nadagdagan kasi nga malawak-lawak kasi eh. So mga 20 or A 19 ka pundasyon ang gagawin nilang bakal. Medyo matagal-tagal gawin yan. At yan ang inuna nila. So bali pangga, ang sukat ng aking bahay is umabot to ng 30 by 30. So yung lawak, lapad niya is 30. Tapos yung taas is 30 din. So medyo malaki-laki ng konti. Tikit sa lahat pangga. Ayan. Wala namang problema pangga kasi yung kaanak ko is tulong-tulong din naman. Yan pangka is papaaralin ko din yung pamangkin ko ng criminology. So bali tatlo na yan sila mag-aaral ng criminology 1D pangka. Kaya kailangan talaga na magsikap pa ako para sa kanila pangka. Kasi kawawa naman kung di papaaralin. So ayan yan sila. Mag-ama yan sila. Tulong-tulong yan sila dyan. Kasi kakarating lang din nila yan galing sila sa Cebu. Kaya lumipat na sila doon sa amin sa Mindanao kasi nga ayaw na nila sa Cebu daw titira. Mas maganda na sa probinsya, kaya sabi ko sige, sa probinsya na lang kayo para magtulungan tayo doon kung anong pinapapagawa. So yan po pangga, nabubungkal po sila kasi dyan po ilalagay yung mga pundasyon namin. So malaki pa po yan sa likod pangga. So bali pagkatapos yan pangga is aabunuhan pa namin yan mga 10 to 15 na dump truck na load kasi nga gusto ko pataasan para kasi bahain kasi sa amin. So mas maganda yung pataasan na yung bahay para sakaling bahain uli hindi na mapasok sa loob yung tubig baha. So ayan po yung pamangkin ko na kabad, siya po si Talong. So yan po ang magaling din niya sa bahay pagdating sa bahay. Tapos siya po yung gumawa ng namin sa tindahan po. Siya din ang gumagawa, ating kuya ko. So kaya tulong-tulong sila dyan, kaya nagpapasalamat rin ako. Kahit diba, kahit na sa ibang bansa ka, nasa abroad ka, pag yung pamilya mo nagtutulang-tulungan, tapos ikaw lang bahala sa financial kung kaya, tapos ipapadala mo sa Pilipinas kung ano ang sasabihin mo na ganito, sabihin ko sa ate ko na nang ganito, gawa ka ng ganito, ganito, ganito. O diba, napakabilis kasi yung ate ko is ano din kasi siya eh, ayaw niya kasi sasayangin lahat ng mga pinaghirapan namin dito sa abroad kasi alam niya na
ang hirap mag-abroad. So, ganyan mga pangga is, yan po yung mga bakal na gagawin. So, medyo may kamahalan ng konti yung bakal pangga. Pero, kailangan talaga na matibay yung pundasyon para pagdating ng panahon pangga, magka-abirya man lang, at least matibay yung ano natin yung pundasyon na bahay. So, bali mga 16 to 19 piraso siguro ang kailangan ng pangga. So, konti pa lang yung natapos nila. So, bali tatlo pa lang yung natapos na kasi napakahirap gawin. At saka yun yung pinsan kong pinaaral din. Kahit pa paano, masaya ako pangga dahil nagtutulungan yung pamilya ko. At saka higit sa lahat, hindi na ako maproblema sa mga ano, gastusin masyado. Kasi nga, kahit pa paano, may kita yung tindahan at saka yung ano ko sa barbecuehan. So, yan na lang mong po yung pinagkukunan nila ng pang-araw-araw muna. So, habang yung sahod namin din so, sa kapatid ko is iniipon namin para sa bahay namin. So, bali, napakaganda po talaga ng ano namin na napakaganda talaga pag nagtutulong-tulungan. So, ayan po yung kasabi ko sa pamilya. Medyo magulo po pangga sa loob. Pero, ayos lang kasi nga napapagawa po ng bahay. So, yan ang magiging dream house ng mga kapatid ko na mapinsan ko pangga, mag-anak ko na gustong tumira sa bahay. Open na open po ako kasi kawawa din naman pag ano. So, yan ang goal ko siguro na matulungan ko yung pamilya ko, makaanak ko na hindi sana sila magkawatak-watak. So, as much possible, ibunin ko sila dyan sa bahay. Kaya yung bahay namin, pangga, is magiging kumuna yan, pangga, sa lahat. Bali, magpapagawa ako dyan ng mga apat na rooms. Oo. So, ayan po yung mga ano ko, pangga, makaanak ko. Bising-busy sila araw-araw kasi marami akong pinapagawa. Kaya sabi ko, sige lang, matatapos din yung ano natin pinapagawa. And kahit simpleng bahay lang pangka ay malaking ano na yan pangka. Malaking tulong na yan sa atin lalo sa pamilya, di ba? House ang natin nabili ko last time. Tsaka murang halaga kaya sinunggaban ko na agad. Buti nga kamo pangka is nakapag-ipon ako kahit papano. At ngayon pangka ay swerte ko kasi nga nakuha ko yung area na yan. So, bali, ayan, napakaganda lang pagmasdan. So, yan po yung kuya ko, pangga, yung naka-white. So, siya po yung parang forman-forma namin dyan. So, kahit bata, ayan, bawal tamad-tamad doon. Lahat nagtutulong-tulungan. Ay, para sa amin din naman yan lahat. Kaya, ayan, so, wala exempted dyan, pangga, as long as kaya. Lahat nagtutulong-tulungan, o, diba? So, yung mga babae, is sila po yung naluluto, nagpipin ng pagkain. So, yung isa kong ate is nasa tindahan. Siya na rin ang namimili ng mga materials. So, yung iba is nag-prepare na para sa barbecue namin. Kasi habang may nagtatrabaho yung mga kasapi ko mga lalaki, so, yung mga babae naman is doon sila sa negosyo namin. Hati-hati sa trabaho para, ayun, kahit pa paano pangga, may pagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin. Kasi alam mo pangga, yan nagtatrabaho ko sa ibang bansa ng matagal-tagal na panahon. Tapos pag may nakikita kang naipunta sa Pilipinas, diba, parang gumagaan yung pakiramdam mo. Hindi mo na-expect na, ala, yan pala ang nagawa ko. Alam mo, kahit na maliit na bagay yan, kahit maliit na bagay lang yan pangga, yung at least pangga masayang masaya ka dahil syempre pinagpaguran mo yan magtrabaho. Ilang oras ka dyan, tiniis mo magtrabaho sa ibang bansa, tapos napakaginaw pa dito, tapos lahat talaga sinasakripisyo mo para lang magkaroon ka lang kung anong gusto mong gawin sa buhay para sa pamilya mo, para matustusan yung pangailangan nila, yung mabigyan mo ng magandang buhay. At ngayon, bonus na yung magkaroon ng bahay at lupa. Diba yan naman ang dream natin lahat ng mga OFW na magkaroon ng kanyan. Kaya blessed na blessed ako dahil nagkaroon kami ng kanyan. Kaya sabi ko, tuto ko na to. Ayan, habang may pagkakataon pang magtrabaho sa ibang bansa, kaya gagawin ko. So, ayan po yung pamangkin ko din yan, pangga. Next year, papasok na yan sa pagka-criminology. Tapos, ang isa ding pamangkin ko is nag-aaral na rin ng first year criminology. So, mayroon pang dalawang
kasunod. So, bali next year na naman sila ulit. So, ayan pangga. Napakaganda lang pangga, di ba? Tulong-tulong sila. Tapos, sikit sa lahat. Ayan. So, ito na ata yung malaking project na gagawin ko. Tanan ano ko, project. Yung pagpagawa ng bahay. Kasi, I'm sure abutin to ng malaki. Kasi, malaking halaga. Kasi nga, mahal kasi yung mga materialis. Ayan. Medyo nagmahal na. So, yan po yung bayaw ko. Wala sa energy pang siguro busog na busog yan. Pagka-aptik ba? Paluya-luya. So, ayan po yan sila. Nagtutulong-tulungan po sila dyan. Magbungkal. So, medyo malawak-lawak pa po yung ano. Malawak-lawak pa po yung trabaho yun nila. Ayan. Mas malakas pa ata yung isa kong pinsan yung kapula kasi yung nagbungkal ng ano. Wala energy pa. Pagka-aptik pa. Ayan. So, yung pangga, hindi biro yung pagpagawa ng bahay. Kasi, ano, yung mga materials ngayon, nagmahal. Tapos, may mga ano kasi na yung binibila namin na mga materials na hindi kasama yung transport. So, kailangan talaga. Buti ang kamo, may tricycle kami, pabalik-balikan na lang para makasib at makatipid ng pamasahe. Kaya, good news din yung para sa amin, kahit pa paano. So, ayan yung ano ko, pinaaral ko, kawawa rin. Maliit pa yung katawan, pero grabe yung katrabaho. So, sabi ko sa kanya, sige lang, kay one day, hindi ka rin magsisisi kung nasa poder kita kasi nga ngayon mag-aaral na rin yan one day ng pagiging police. So bali apat na yan sila pang kasunod-sunod for mga police one day. So yung isa is nag-aaral na, so yung pay tatlo pa na naman. So siguro hindi na siguro ako nito makapag-asawa, siguro patay na. Puro na lang sa kanila. Pero hayaan mo na pang darating din yung araw. Ayan. So, basta lang magpaka-update lang sila, okay na ko, ano. Basta lang happy sila kung ano may narating nila. Kung ano yung magiging mararating nila sa buhay. At kahit pa paano nakatulong ako, nisaya na ako para sa kanila kasi na, para sa kanila din naman. So, ayan, pag hindi kasi biro magawa ng ganyan, medyo matagal na panahon bago mo ano. Kaya mga ka-OFW ko dyan, sa lahat ko nang sana naka-inspired ako para sa inyo. Ayan, maraming salamat. Sa part 3 ko, ha, abangan nyo po ang next time. So, yan po yung area ko, yan po yung bahay na pinag-iba ako. And ito po yung magiging future house ko po para sa aking pamilya, sa kaanak ko. Looks like, ayan, maraming salamat. God bless.